Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y pagkatotohanan. Ito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin pag-usapan. Upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukula. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ben Paimon po ang makakasama po ninyo at nag-iimbita na po. Alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi sa ating Your Honor, Please sa Broad Streamcast Communicators. Ito po ang platform po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is March 1st. Unang araw ng buwan ng Marso. Ilang araw na lamang po. Summer na.
Pero mauna dyan, bukas, Ash Wednesday na. Pagkatapos ng Ash Wednesday, pagbilang lamang po kayo ng ilang araw, Kwaresma na po, mga kababayan. At pagkatapos ng Kwaresma, election na. At ito na po, summer na po. At tsako yan, magkakaroon na tayo ng problema sa tubig, magkakaroon tayo ng problema sa kuryente. Ano kayong mangyayari sa halalan po natin? Ipagdasal po natin na magawan po kaagad ng solusyon ng ating pamahalaan ang mga major problems na ito ng ating bansa. Every time we hit the summer, mayroong problema sa tubig, may problema po sa kuryente. E meron pang darating na halalan po pang presidente. Diyos ko dahi, oh. And then, ito ho, oh, mga kababayan, ay basta, mabuti na naman po, wala nang COVID-COVID, no? Ha? Pasalamat po tayo ngayong araw na ito, nasa level 1 na po tayo. Ibig sabihin mo yan, wala na talaga. No more COVID-COVID po. Pero there are still, ano, ha? Meron pa naman. Level 1, zero level na. Yun, talagang wala na. No? Pero meron pang nakikita ng ating mga health experts na kumbaga sano eh, ito yun yung mga huli-huli. Huli-huling mga hindi pa nakalabas ng bansang Pilipinas. Pero pakiingat din po tayo sapagkat any monument na baka magkaroon po ng buhay mga yan, delikado tayo, lalong-lalo na. Meron pong kampanya ano ngayon at alam po ba ninyo, grabe talaga. While I can feel, no, yung excitement po ng taong bayan, baka wala na ho, wala nang restrictions, makakabalik na po tayo sa ating mga trabaho, face to face na with our friends and so on and so forth. Ang ganda ng kalooban ho, ang kalooban po. Lalo na pag sasakay ka na sa jeep, ano? At halos wala ka ng maupuan, no? Kalahati na lang ng puwit mo eh nakaupo sa sa upuan ng jeep. Ako, ayos. This is the normal. The normal scene, no? Bago magkaroon ng pandemic. At pagkasumakay naman po kayo sa LRT, MRT ho ngayon, oh, o kanina ho, nasakay din po ako sa LRT. Kasi napasok na rin po ako sa kabila sa Radyo Pilipino. Nasakay po ako sa LRT. Ako, Panginoon ko po, mga kapatid. Rush hour, 5 o'clock ho, 5:30, Diyos ko dahi. Walang kay Mano sa former pandemic ho where passengers are talagang on the rush. At ito na po ang buhay natin. Buhay po natin mga Pilipino. Ari nawa, hindi na po magdudulot ng panganib ito sa ating mga kalusugan. Pag-ingat po tayo, maintain the use of your face masks po. There is no more social distancing here. Our only protection now is our face mask. Huwag na po ninyong panggitin po ang social distancing because that will never happen again. Hindi na po mangyayari o yun. Maliban lang kung bumalik ang virus po. Pero pakaingat po tayo mga kapatid, ha? Mga kababayan, huwag na po natin papasukin muli ang virus sa ating mga huwag katahan, sa ating mga katawan, sapagkat napakalaking disgrasya, napakalaking problema po ito sa ating buhay. Remember that our economy has dropped, talagang bumagsak po ang ating hanggang ngayon, nagbabawi pa lamang po tayo. So, pabayaan po ninyo, makabawi muna tayo. Oh. At sana ho, mag-ingatan na po natin ang ating mga kalusugan. Yung mga hindi pa po nagpapabakuna, lalong-lalo na yung mga lolo at lola natin, ho, mga senior citizen. Ho. Mahigit 2 milyon para po ng mga senior citizens ang hindi pa po nababakunahan. Ano ba niyan, mga lolo at mga lola? Mga co-senior citizens ni Tata Ben Paipon. Oh, meron po bang nakikinig ho sa inyo?
mga senior citizens po natin dito sa ating programa, ho, nakikiusap po ako. Ibigay na po ninyo sa inyo mga apo ang pagpapabakuna. Kung inaakala ho ninyo na wala nang kwenta sa inyo ang bakuna, ibigay na ho ninyo sa inyo mga apo. E baka mami, magkaroon pa kayo ng COVID. No? Magkaroon po kayo ng COVID. Sino sa tingin ninyo ang mapipiruiso ho dyan? You can never tell. Kaya mga lolo at mga lola, kung mahal ninyo ang inyong pamilya, hindi pa kayo nagpapabakuna. Pagpabakuna na po kayo, forget about your personal ano rights ho, sa pagpapabakuna. Huwag na ho ninyong isipin po na yan. Isipin po ninyo, kalusugan ninyo, kalusugan ng inyong pamilya. Ibigay na po ninyo sa inyong mga apo ho, ang pagpapabakuna because they deserve it. They deserve knowledge. Lolo, Lola, please, oh, ibigay na po ninyo sa mga apo ninyo. Forget about your personal appearance, oh, tungkol sa bakuna, keso hindi sigurado, hindi patapos ang clinical trial. How many Filipinos have been vaccinated? How many have been hit by side effects? Wala naman po masyado po. Sa makatawid ho, mabisa po ang bakuna. Kaya wala na po tayong dapat pang hesitancy on the use of the vaccine. Nakakatulong po ito ng malaki. Lalo-lalo ng Omicron variant. Malaki ng tulong po. Na marami na po ang nabakunahan sa atin. Ang problema po, yung mga most vulnerable like A2s, ito yung A2, yung mga senior citizens po natin, mga lolo at lola po. Oh, ayun po ang most vulnerable. Oh, ibigay na po ninyo sa mga apo ninyo ang kalusugan po. Kalusugan po nila, itong hinihingi ko na po sa inyo. If you are not, if you do not care about your health anymore, lolo, lola, please lang, consider the health of your baby, of your apo. Oh, okay? Approve. Aray na doon. So, today, ano bang nangyari? Maganda hong nangyari po sapagkat everybody happy on the road. Talaga naman. No? You really can feel the excitement po, mga kababayan. Pakiusap lamang po natin. Mag-ingat-ingat pa rin po tayo because we are not totally free from the virus. We could only be totally free pagka lahat po tayo ay nabakunahan o at least yung herd immunity na tinatawag po. Meron po siya ng threshold po dyan. Nagpapatuloy po nagpapagpabakuna ang ating pamahalaan. Okay? So sana po huwag na natin pahirapan pa ang ating pamahalaan tungkol dito sapagkat this is going to be for our own. Alright, approved. Okay. Ang kababayan, we go to the war in Ukraine. Panglimang araw na po ito sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Marami po ang nagsasabi, medyo nadiskarir ang target date ng mga Ruso. Despite the fact that they have numerous army ho, talagang 150,000 and more. Sa kabila po ng karami-raming mga sundalo na gagamitin po sa Ukraine, hindi po nila nakuha ang kabisera ng Ukraine, which is Kiev. Target ho ng mga Ruso first or second day, pagsak na po yung Ukraine. Pero nagkamali ho sila. At ngayon po mga kababayan, marami ng mga bansang kaalyado po ng Ukraine, kaalyado ng Amerika, United States,
Kingdom and other European countries are now supporting Ukraine. Meron nagpapadala na po ng mga armas, lethal weapons, and logistics po, mga kababayan. Army also. Alam po ninyo, ito'y dagok na po sa bansang Russia. And you know what? Marami na rin po mga sa pribadong sektor, oh, katulad po ng mga sports, mga cultural shows, and so forth. Ako po, iniitsapwera na nila ang bansang Russia ho sa International Olympic Committee ho. Oh. tinanggal nila ang membership ng Russia na, oh, mga kababayan, kanya. Ngayon, mararamdaman ng Russia, magtagumpay man po ang Russia ngayon sa kanyang balakin na ikapi ang Ukraine. Yung sanction na lamang po ng Amerika and European countries, pati hindi po ito sapagkat ang tama po nito, ekonomiya po ng bansa Russia. Finances po ng kanyang mga oligarchs. O, ito yung mga mayayamang Ruso na nagsasagawa ng negosyo with other countries. Pinagbawalan na po ang mga ito, mga kababayan. E saan ngayon dadamputin? Ito si Mr. Putin. O, okay? Mabuti na lamang po, mga kababayan, sa maagang pagkakataon, nagkaisip po ng ating pamahalaan ng tama. Akala ko, nung hindi pa kumikibo ang Pilipinas, eh, mag-neutral ho sa usaping Russia versus Ukraine o Ukraine versus Russia. Akala ko, mag-neutral po ito. Mabuti na lamang po. Napag-aralan po nilang mabuti ang posisyon, ang stand ng Republic of the Philippines at this most crucial moment ho, where the defense of a weak country ho ay kailang suporta. Saludo po ako sa ating pamahalaan sa kahapon, kagabi ho, pinag-usapan na natin ito. Hindi ko gusto na maging neutral po ang ating bansa Pilipinas. And I think this is the position of so many other Filipinos today. Ayaw na po nila maging neutral tayo kapag nakikita na po natin, nakikita po na po. Pwede mangyari po. Sa ibang mga bansa, katulad po ng Pilipinas, after Ukraine, what? Superpowers ho, mga kababayan? Ginagamit po nila ang kanilang kapangyarihan para ikapi ho ang mga maliliit. That's Russia against Ukraine. How about China against Taiwan, against the Philippines? What if China does to the Philippines what Russia is doing with Ukraine? Kung naging neutral ho tayo, mga babae, Panginoon ko po, saan kaya tayo pupulutin? Sino kaya ang tutulong po sa atin? We have to be brave, my friends. We have to be brave to fight for what is right no matter how small we are. And I think this is the position of our government today. At ako po ay sang-ayon, sumasang-ayon, sumasalungo po ako sa Pangulong Duterte. Or, better still, I think this is the position of our Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin. Secretary Loxin, sir, saludo po ako sa inyo. Sabagkat, na-influensya po ba ninyo ang ating Pangulo? Tama po ang influensya po ninyo. The Philippines now joins the other nations of the world in condemning Russia invading Ukraine. This is the position of the United Nations today. Oh? Nauna na pong, alam po ninyo mga kababayan, nauna nang nagpulong ang United Nations Security Council. Ito po yung mga founding members, oh, ng United Nations. Pinag-usapan na po nila to condemn this unprovoked aggression, oh, military aggression
of Russia against Ukraine. Pinag-usapan nilang i-condemn ko ito. Huh? Pero, the resolution to that effect was vetoed by one member, huh? Because one member of the Security Council can veto the resolution at hindi po maipatutupad yan kung may veto. Russia vetoed the resolution. Akala ni Russia, huh? Akala ni Putin, tapos na po doon. At nagtagumpay na siya, hindi po. Because under the United Nations charter na po mga kababayan of laws, governing nations, pagka may nagdito ho, from the Security Council, that resolution could be brought to the United Nations General Assembly. At dito pagbubutuan po ng General Assembly at kung ano man po ang voto, pabor o hindi pabor, yan ang masusunod. Yung resolution ng Security Council mababaliwan. And that is what is obtaining today, ho, mga kababayan po. United Nations General Assembly is going to vote to condemn Russia's unprovoked invasion of Ukraine. Unprovoked armed aggression. Yan ang po ang tamang terminology na ginamit po. At alam po ninyo ang position ng Pilipinas ay tamang ganda. It appeal to the for the protection of civilians and an end to hostilities. It is very, very nice. Huh? And it added, ito yung gusto kong statement po from the Philippines. While an offense can be stopped at will, huh? The defense cannot rest until the offense stops. Very logical. At kung kayo po ay yung inaagrabyado, damang-dama po ninyo ang ibig sabihin ito. And I think the Philippines made a very, very strong statement para sa Sean at Ukraine, Sean at kanyang kababayan, Sean po ng kanyang mga tao, even his military. So, hindi po makapagpapahinga ang defense kung hindi po matigil ang defense. Kanya yung United Nations po ngayon, mga kababayan, yung United Nations ngayon, I think they are all one right now, to condemn invasion and put an end to the hostilities. Alam po kung ano ang gagawin po ni Mr. Putin in the face of this backlash. Wala na po siyang kakampi, ho, mga kababayan. Wala na pong kakampi si Mr. Putin. Pati Belarus nakasama na po sa yung mga binoboycott na po ng mga peaceful countries, ho, yung mga umaayaw sa aggressiveness na mga makakapangyarihan mga bansa. Oh. So, yan po mga kumbayan ang sitwasyon po sa Ukraine ngayon. Russia continues its invasion of Ukraine. Talagang malapit na raw po sila sa Kapitolyo ng Kiev. But I think it's about the United Nations naman po. Yung mga members of the NATO countries, I think nakapagpasya na po sila to defend militarily Ukraine. Ibig sabihin po, force na po ito, Russia against the NATO countries. Oh. Kanya kung napansin po ninyo kahapon, oh, nagpanta po ang Russia po. Gagamit na po siya ng nuclear power po. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin nito? Ako, nakakatakot na ito, mga kababayan. That is the reason why I think the United Nations and NATO countries are very tense on this proposition by Russia na gagamit po siya ng nuclear power. Ito ang ayaw na mga
mga members of the United Nations, ayaw nila mangyari ito sapagkat alam po nila kung ano ang idudulot po ito sa ating buong mundo. Delikado ito talaga, mga babayan. Only a person with demonic mind should ever even talk about nuclear power and nuclear arms. Only Russia has that. Kaya ito si Putin, mukhang this is the perfect personification of a devil in disguise. Devil in human feature. Grabe talaga mga kababayan. Ano kaya nakain po ni Putin at tagang ganito? Ang alam po ninyo mga kababayan, nagseselos po si Putin. Kasi itong Ukraine, mayaman na bansa din po ito. Dati-rati po nasa poder ito ng mga ng USSR, Union of Soviet Socialist Republics under Russia. Yan po ang head nila natapos na po yung na-dissolve na po yung USSR. Nagkanya-kanya na po yung mga yung mga bansang kaanin po dito. Ukraine chose to become partner dito po sa mga Western countries kasi demokrasya po may kalayaan. Kaya napunta po siya dyan. Kaya nag-a-apply na siya maging miyembro po ng NATO, miyembro po ng European Union. Ay, dito nagalit si Mr. Putin. Ayaw niya mawala ang kanyang Ukraine sa kanyang tabi. Alright, mga kabayan, mag-break muna tayo sandali for a report na manggagaling po sa labas sa ating number one reporter si Parin Nestor Cagitla, target collection ng Bureau of Customs para sa buwan ng February 2022 na lampasan na by 8.7 billion pesos. Balita mula kay Nestor Cagitla. Nes, magandang gabi. Please come in. So, alinsunod sa mandato nito ang mangolekta ng mga legal na bills para sa bansa, sumubra ang Bureau of Customs ang target nitong koleksyon noong Pebrero 22, 2022 ng 17.4% o 8.734 billion na may actual na koleksyon ng 59.36 billion laban sa 50.302 billion na target na koleksyon. Batay sa preliminary report mula sa BOC Financial Service, 14 sa 17 koleksyon ng district ang lumapas sa kanilang target para sa buwan ng Pebrero. Ito ay ang Port of San Fernando, Port of Manila, Manila International Container Port, Port of Batangas, Port of Iloilo, Port of Cebu, Port of Tacloban, Port of Cagayan de Oro, Port of Zamboanga, Port of Davao, Port of Subic, Port of Clark, Port of Apari, at Port of Limay. Sa ngayon, nakakolekta ang Bureau of Customs ng 117.524 billion mula noong Enero na sumalalim sa 17.3% ng 2022 taon ng target na koleksyon na billion batay sa kaparehong initial na ulat. Ang positibong pagganap ng BOC ekonomoy na nagbibigay diin sa pare-pareho at positibong buwan ng koleksyon ng Bureau para sa magkakasunod na buwan at ito ay iniugnay sa pinabuting pagpapatupad at pinaigting ng mga pagsisikap sa koleksyon sa lahat ng mga daungan. Bukod sa positibong pagganap na ito, pinanatili ng BOC ang mga hakbang sa seguridad sa hangganan ng bansa laban sa undervaluation, misdeclaration at iba pang uri ng technical na smuggling at mangolekta ng legal na duties and taxes. Ako si Nestor Cagitla, nag-uulat para sa Your Honor, please. Maraming salamat, Nestor Cagitla. Ayan, pogi na, magaling pa. Parang Nestor Cagitla, mamaya-maya, meron pang mga balita ho si Nestor Cagitla sa kabuuan ng ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Alright? Okay. Maraming salamat. Maraming Nestor Cagitla. Okay? Ibang mga balita ho. Ito
ay napakagandang desisyon na ginawa po ng Malacañang. Sinang-ayunan po ng Malacañang, at least that is what the news is telling us today, sinang-ayunan po ng Malacañang ang rekomendasyon ng Senado na pasuspindi ang operation ng Isabok. Dapat hindi lamang po pasuspindi ito, kung hindi, i-revoke ang prangkisa ng Isabok. Yan po tatalakayan na natin yan dito sa ating programa. But first, let us greet our viewers po for tonight. Para madami na po sila. Baka magalit po sa akin. Alright, nasaan sila? Nasaan? Nag-exit po sila eh. Okay, Antonio Salao, Nestor Kagitla, and Junior Dal. Nanonood na po. Mamaya po ang kanilang talagang greetings po sa atin. Junior Dal, ito na po. Good morning, good evening, bro, and all of the viewers. Ayan. Nanonood na rin po si Ma'am Lillian Gabriel. Blessed Tuesday po, Tata Ben and Miss Universe. Stay safe and healthy. For power po to your honor, please. God bless us all. God first. Share done. Hello to the BSC family. Ayan. Sarap na ito yung BSC family. Broadstream Cast Communicators family. Angelica Paz is already watching. Ganon din po si Ma'am Chincha Busti. Watashi wa Anatao is also watching. Chincha Busti. Wow! May nalaglag ho mula sa langit ito, mga bulalakaw. Bulalakaw 50. Limang po mga bulalakaw. Ano po siya? Kuwait. Ma'am Chincha Busti, thank you very much. Makes our hearts glow, and happy, very, very happy. Okay, thank you very much. 50 stars from Ma'am Chincha Busti. Watashi wa Anatao. Good evening po, Sir Ben Paipon, all BSC family, and your honor, please. God bless and keep safe, everyone. Yeah. Si Watashi wa Anatao. Chincha Busti, good evening po Sir Ben and Madam Lin and to all the viewers. For power to BSC and may God bless us all. Ayan, salamat po Ma'am Chincha Busti. Ayan, thank you very much. You're welcome po. Okay, thank you very much. Ma'am Angelica Paz, ito pa isa. Meron pang mga nalalaglag na mga bulalakaw mula sa Malacañang. Blessed Tuesday po sa lahat, especially sa inyong lahat sa BSC. Sir Ben Paipon, your honor, please. And Ma'am Lin, meron kang 50 stars from Ma'am Angelica. Ayan. Thank you very much. Maraming maraming salamat. How nice it is to know yung mga nararamdaman mo pag kayo tinatamaan yung ulo mo na mga bulalakaw. Nagagaling po sa ibabaw ng sa kalimitan. 50 stars from Ma'am Angelica. Thank you very much, Ma'am. Thank you very much. Manayo ang mararating na mga bulalakaw na ito. Mercy Ong is watching. Magandang gabi po, Ma'am Mercy. Magandang good evening, Kuya Ben and Ma'am Bing. God bless po. Sorry po, I'm late. Ay, hindi naman po masyado pa. Ha? You're just on time, Ma'am Mercy. Alos magkasabay. Saan pa kayo nang galing ni Paring Mel? Para, para magkasabay ko kayo eh. Ha? El Rodelio Militante is now watching. Ganon din po si Claro Ronnie. Nanonood ka rin po. Ha? Thank you very much. Ayan. Sir Nestor Kagitla, sorry po,
di pa ako nakakapanood sa programa po. Ayun, si Ma'am Percy. Marites Senova is watching. Ma'am, Insan, magandang gabi sa inyo and to your family. No? Kumusta na kayo dyan? Immune na daw po kasi I'm hurt. Sabi ni Ma'am Angelica. Kaya, siksikan na ulit sa mga public transport at public places na wala na ang mga nagpapastol tulad dati na sila ang nagsasaway at naninita pag inaalis ang face mask or pag masyadong nagkakadikit mag-uusap ang mga ota ng mga tao. Alam po ninyo talaga, Ma'am Angelica, we were out today dahil nagprograma po ako sa kabila sa Radio Filipino. At I had to take the public transport, no? Jeep, tricycle, at LRT. Ayan ako talaga. Wala pong public transportation na hindi po puno ngayon. Hindi ko alam. Lumabas po ako ng bahay mga bandang alauna in major. Hindi naman po rush hour yan. Pero ang dami ng tao sa labas. Grabe ho. Di lalo na ho. Nung matapos ang programa, kwento-kwentuhan mo na. Nasa labas na po ako. Alas 5 ng hapon. Rush hour na ho yan. Sa LRT, mga kababayan, talaga naman po, napakahirap ng sumakay. Siguro nga po, baka naman po pagkaloob po ng mga magagandang kalooban nila Ma'am Cynthia, si Ma'am Angelica, si Ma'am Iframos, padalhan nga po ninyo ako dito na sa LRT. Ay, grabe na talaga ito. Sobra-sobra na si Tata Ben. Bakit ba naman LRT pa ang hiningi? Ha? Bakit hindi na lang parko? Ma'am Angelica, just kidding. I'm just kidding. Thank you very much. Si Ma'am Angelica, just a simple gratitude to share our blessings to you po. Thanks din always. Yeah. Pareho tayo talaga. Mercy on! Pero Kuya Ben, ang nanay ko po ayaw nila pabakunahan kasi baka di na makayanan. 92 na siya. Ay hindi na po lumalabas. Ay tama ho yan. Siguro naman ho, padoktor po ninyo ba? I don't think kailangan pa po niya ng bakuna. But alam po ninyo, huwag po ninyo sasabihin 92 na yan. Umabot po ng 100 years. 88 years pa po ang bubunoy natin. E kung magkasakit. Okay. Problema ho natin yan. Diba? Pero ang pinakamaganda nito because I'm not an expert here. Baka sumobra na po kita. Mabuti pa po pakonsulta po ninyo sa doktor. Sigurado naman po. Meron po mga doktor dyan na makakaintindi. Question lang na. Dok! Yung po bang nanay ho namin, 92 years old na po, kailangan pa po ba na magpabakuna? Yun. Kasi senior citizen yan. Diba? Pero itatanong ko rin yan kung baka meron po ako makakausap na Dr. Bukas o sa radio. Hayaan po na yung mga person. Ha? Itatanong ko dyan. Pero kung meron po makakasagot sa ating katanungan ngayon, na nakikinig po dito sa broadcast mo natin, pwede po ba? Pwede po ba? Tulungan na ulit nyo kami para masagot na ho yung problema ni Ma'am Mercy O. Okay? Ayan. Thank you very much. Bebel on Bendecido. Ano ito? Dia de Marzo, Señor Ben. Y a todos los seguidores de, so,
the sub programa Your Honor Please. Yeah. Talaga ito si Nero. Dami po nalalaman ng mga likwari. Ruth Felicilda is watching. Ruth, magandang gabi po ma'am. Ed Bausa is already watching. Jomar Memar is also watching now. Grimming Tabin and Slim also hi to all viewers. Ayan, si parang Ed Bausa. Okay? May magandang balita po sa Bureau of Customs ngayon, Ed. Ha? Nalampasan po na maraming mga district courts oh, ang kanilang mga collection, no? Collection target. Meron po mga target collection ang mga districts o natin, mga port districts po sa buong kapuluan. And not kasi reports say nalampasan po ng kanilang mga district collectors ang kanilang mga collection targets. Congratulations. Lalo-lalo na po sa CP, Port of Manila, Naiga Port, and the other ports mentioned by Nestor. Absente de Guzman, magandang gabi po. Good morning, Sir Ben, watching from New York. Ayan, good morning po, batin niya, sapagkat umaga-umaga ho doon sa New York. Ho. Siguro mga alas 5 pa lamang ho doon. Isin na po si Mr. de Guzman. Absente, magandang gabi po sa inyo. Ha? Sana ho, always be with us during our program. Jomai Maymar, good evening po, Sir Ben. Huh? Ramon Mendoza, Mr. Mendoza, magandang gabi po. Huh? Good evening, sir. Namimiss ka namin po. Eden Pedralves is also watching my classmate from Tugigarausi. Huh? Magandang gabi po. Ma'am Eden Pedralves, Mr. Pipon, good evening, watching already. Sabi ni Eden. Ma'am Dali Vidal, magandang gabi. Good evening po, Tata Ben. Ma'am Lynn and to all viewers. Ma'am Kerry, ha? Magandang gabi din po. Okay? Sana po yung pera na ginagastos ng mga bansa sa mga armaments and other war expenses ay sa mga pagkain na mga nagugutom na bansa sa mundo. Pabahay sa mga homeless, yung mga biktima po ng mga kalamidad, no? Disasters. O kaya po pang start up ng kapital na lansana ng mga pamilya, pang negosyo at pang preserve ng natural resources na well, wishful thinking lang po. War is a very huge, lucrative, and global business talaga. Ma'am Angelica Paz, you just said it right. War is business. So. Pero I think the United Nations is on the right track. Tigilin dapat po nila si Mr. Putin. Tigilin dapat ito ng mga nagkakaisa mga bansa at huwag nang payagan pa na ituloy ang kanyang masama at baka demonyong balakid laban sa Ukraine. Dapat ito pigilin na ho nila. They should be brave enough to stop Russia from this demonic activity or aggressiveness against a weaker country. Mabuti sana kung kasinlakas mo niya. Okay. Isipin ho ninyo 150,000 force militaryo gagamitin po sa isang maliit na bansa katulad po ng Ukraine. It should be the responsibility of the United Nations to put an end to this demonic intention of Mr. Putin against Ukraine. Dapat ito, inilaan na lamang ito sa amin nga ni Mama Angelica. Ang dami hong nagugutom po sa Russia.
pati ang mga nationals po ng Russia ay nagpro-protesta na po at pinututulan po nila itong makademonyong gawain po ng kanyang Pangulo, Mr. Putin. Pero alam po ninyo ginagawa ng mga naiwanan po sa Russia. Mr. Putin, pina-aaresto po ang mga nagpro-protesta laban po sa kanya. Ayaw nila makita ang mundo, ayaw nila makita ng mundo ang mga tauhan po ng Russia na nagre-rebelde po sila laban sa kanilang Pangulo. Tama po ito kay Ma'am Angelica sa humanitarian aid na laban po ginamit po ang kanilang mga pera po at takot po ang dami sa kanilang matutuwa. Pero ngayon, ang dami po nagagalit sa kay Mr. Putin sa kanyang ginagawa. Bay Marquez is watching. Good evening, Bay. Bay Samoan Edra is also watching. Good evening, ma'am. Oh, Absede de Guzman. Sa akin lang, Sir Ben, delikado ang lagay natin, lalo na ang mga police at AFP. Narito na ang mga militar ng China para na silang binabaril na manok. Inumpisahan na ng Russia na kakampi ng digong nyo sa Ukraine. Sana mag-isip ang mga militar ng Pilipinas. Mr. De Guzman, your concern is also our concern talaga. That is the reason why I cannot accept the fact that the Philippines should act neutral sa crisis na ito between Russia and Ukraine. Sa tingin ko, mali ang maging neutral po dito. Because I can see, clearly what could happen also to the Philippines. And can you imagine kung sakasakaling mag-neutral po tayo ngayon at ginawa po ng China ang ginawa ng Russia sa Ukraine? Naiwanan po tayo ng duhaan. O, diba? Pero, tama ho ang ginawa po ng Pangulo. And hopefully, magbubunga ito ng maganda. Pero, dapat po magkaroon na po ng pagbabago sa liderato dito sa ating bansa. Sapagkat for as long as the team of the Duterte ang manalo po, delikado pa rin tayo. Delikado tayo. Naipagbili na ho yata tayo eh. There has to be a complete change at strategy ho. Kailangan baguhin po sapagkat hanggat hindi po binabago at ang China po ang masusunod sa anumang negotiation with the Philippines, talo po ang Pilipinas, ho, mga kababayan. It has to be a new leader. Ho? Na ipaglaban po ang kapakanan ng mga Pilipino. Kung digong rin lang ho, o kaya mga bata rin digong, ang mamamahala ho sa Pilipinas ho, after this election, tsako mga kababayan, kawawa po ang bansa Pilipinas. And probably, we might see ourselves in the nangyari po dito sa Ukraine. Kitang-kita po yan, mga kababayan. Sana po, hindi po mangyari. So, Absede de Guzman, thank you very much. Kokok, Giovanni Pinuela, good evening, sir. Magandang gabi po. Marmay Sarjom, good evening po, Sir Ben. God bless po. Thank you very much. Oh, good evening, Ben. Kokok, watching na po. I know, I read it. Coco, thank you very much. Junior Dal, ang mahirap lang pang sinaltik ng gusto si Putin dahil nga sa sanctions, meron pa rin iya mga allies
country gagamitin na, na niya ang nuclear weapon para tabla-tabla na lang ang labanan. Hindi mangyayari yan. Oh, I know. Hindi po mangyayari yan. Oh. Yan. Oh. Hindi po mangyayari yan. Hindi po mangyayari yan. Kapag bumaliktad na ang kanyang mga pinita. Alam ko ninyo mga kababayan, itong si Putin eh. Medyo hindi rin po matibay ang kanyang hawak sa kanyang mga militar. Kasi meron din po siya ng mga kalaban sa loob. At papakita lamang po yan para matibay ng loob po. Nagyayabang lang yan. Gusto lang niya na makita ho siya ng kanyang mga military forces na kaya niyang gumiba. Oh, na matapang siya. Pero in the end, oh, mga kababayan, yan eh, inalik talaga ng mga kakampiyon. Matatauhan po ito. Lalo na po ngayon, mga kababayan, pagka nag-take effect ang mga sanctions of the Western countries and Europe, mga kababayan, patindi po ito sapagkat finance and economic, the economy of Russia, eh, kinontrol ho eh. Kontrol, hindi na makapaglabas na po ng pera, hindi makagamit ng pera ng Europe, hindi makagamit ng pera ng mga Amerikano, eh, anong gagamitin po niya sa kanyang, ano, pakikipagnegosyo, pakikipagkalakal sa ibang mga bansa. He cannot stay alone, you know, my friend. No man is an island in this world. No? Grabe talaga ito si Putin. Akala niya, kaya ho niya. No? Na nag-iisa. Ayan. Ed Pausa Tatabin. Pwede na rin pala ako mag-report ng mga balita dito sa Bulacan, of course, my friend. Oh, mag-PM lang, ang kalimutan naman sumulat eh. Oh, mag-usap lang kayo ni Madam Lim, oh, para malaman mo kung paano ka pwedeng pumasok dito sa ating platform. Ayan, okay. And, of course, my friend, of course, ha? Alam mo naman yun eh. You are a newsman yourself. Okay. Mel Rodelio Militante. Ang alam po ninyo, nag-aanap nga po kami ng mga ano eh, mga magbabalita ho dito sa atin sapagkat. Yan naman po ang kailangan ho eh. We have to spread the good news and the true news. Hindi po yung mga fake news. Oh? Labanan ho natin ang fake news. Oh? Yung totoo lamang ho. Ang gusto natin na ipaabot sa kaalaman ng bawat isa. Okay? Mel Rodelio Militante, I cannot believe that the purpose of life is to be happy. I think the purpose of life is to be useful, to be responsible, to be honorable, to be compassionate. It is above all, no matter, to count, to stand for something, to have made some difference that you live at all. You, no? Maganda ang sinabi po ni Mel. No? The purpose of life is not really to be happy. At talagang gusto ng Panginoon, happy tayo. No? Pero we can only be happy. Ayun na, oh. Ito yung mga gagawin natin. No? To be useful, to be responsible, to be honorable, and so on and so forth. If we are not like this, we can never be happy. Oh, hindi tayo magiging masaya because hindi natin sinusunod ang gusto ng ating Panginoon. Hindi natin sinusunod ang norms of conduct, oh, para sa bawat isa sa atin in the course of our lives. So, we can only be happy if we treat others with love.
report na tatanggapin, oh, mula sa ating kasamang Nestor Kagitla, oh. Ito po, oh, let me see, 54.4 na kontrabandong ecstasy, million pesos po ito, mula sa Brussels, Belgium, na samsam ng POC, Port of Park, my goodness, ito na naman po, may balita ho, si Nestor Kagitla. Nest, magandang gabi. So, ang Bureau of Post and Port of Park sa pamamagitan ng pinaiting na sa seguridad na kagarang abasa at sa koordinasyon ng ESS, CIIS, SIP at PDEA ay nakasamsam ng 5.4 milyong halaga ng ecstasy tablet mula sa Brazil, Belgium. Isinagawa ang physical na pagsusuri at natuklasan ng isang gulong peraso ng JBL bass booster speaker, apat na pack na self-sealing transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang na 3,215 na mga peraso ng iba't ibang tableta sa tatlong magkakaibang anyo at hugis na pinaghihimala ang ecstasy. Isang warrant of seizure and detention ang inisyo laban sa subject shipment para sa paglabag sa section 118G, 119D at 1113 parcel FINL ng RA-10863 ng Coastal Modernization and Tarifa kaugnay ng RA-9165 ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang masaming illegal na droga ay itinanover sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa kaukulang disposisyon. Sinabi ni Port of Clark District Collector Alexandra Lumantad na ang port ay pare-parehong tumataliman sa tagubilin ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero na labanan ang pagtugis sa illegal na droga na dumarating sa mga pantalan. Ako si Nestor Kagitla, nag-uulat para sa Your Honor, Please. Maraming salamat. Thank you very much, Nestor Pogi Kagitla. Nasaan? Nestor, nasaan ka daw? Okay, thank you very much. Uy, my goodness. Oh, may bulalakaw na naman po. Oh, galing po sa itaas. Oh. Ito, aray, tinamaan po yung ulo ko. Bumagsak sa ulo ko. Kokok, thank you very much. 100 stars from Kokok Pinuela. Kokok Pinuela. Oh. Good evening. Thank you very much po, Kokok. Ha? Maraming salamat po. Yan. Thank you very much. Ay, talaga naman. Nakakatuwa po. We have partners po talaga sa pangangailangan ng ating mga. Thank you very much. Maraming salamat. Ed, basta't yung dream, yung kagustuhan mo na makapag-report sa atin. Why not? Of course, talagang with all our hearts, madagdagan po ng mga kakampiyo natin dito sa ating programa. Marami pong mga malalaman ang ating mga kababayan. Lalo na ngayon, talagang magulo ang mundo. We have to tell the people the truth of what is happening in our own localities. Huwag natin pabayaan ang mga masama, ang mga trolls, ang mga hari sa social media. Gian Salaw. Gian Salaw. Nako, Diyos ko po, Esmilia. Meron pong bulalakaw din po. Tinamaan ang tele ko. Gian. Gian, good evening. Ram, Gian, good evening po. 50 stars from the Salaw family. Magandang gabi po. Thank you very much. At tinamaan po yung tinga ko. Good evening po, Tobin, sabi niya. Your Honor, please, and Adeline, Miss Universe, and to all your viewers, regarding po sa vaccine ina ni Ma'am Mercy na 92 years old. Ayan, o nga pala, mga doktor ito eh. Oh, Salaw family, kailangan po ng medical clearance kapag may health problem bago magpa-vaccine. Ayan, oh, Ma'am Mercy.
mga doktor, ito na, ito mga Salaw family, oh, no? Kung merong comorbidity, oh, ano ba Tagalog ng comorbidity, o mga sakit na nararamdaman ko ni Lola, magpatingin ho sa doktor. Agad, oh, magpatingin. Kapag ka sinabi ng doktor, pwede siyang bakunahan, pwede. Huwag ko kayo mag-aalala. Sagot ng doktor yan. Okay? Hindi naman po kayo isusubo ng doktor. Ang doktor ay nagbibigay po ng buhay. Maniwala ho tayo sa kanila. Hindi naman po manluloko ang mga doktor ho natin. Okay? So, if you are 92 years old already, kailangan po ng medical clearance kapag may health problem. Only if there is a health problem. Pero ma'am, ma'am Jean, kung walang health problem, yung 92 years old po ba, talagang pwede po bang bakunahan? Kung walang health problem, halimbawa, if you can, masagot lamang mo natin itong problema nito. I think this is also the same problem with other senior citizens. Yung iba, kung meron pong health problem, siyempre ho, ayaw nilang magpabakuna, baka lumala. Kanya nga ho, medical clearance po ang kailangan ho dito. Medical clearance, kailangan po magpadoktor po tayo. Okay? So, antawayanan ho natin ha, ang isasagot po ni Ma'am Jean dito sa katanungan po natin. Kung walang comorbidity and the senior citizen is already 92 years old, pwede po ba siyang bakunahan pa? Yan. Okay. So, antayin mo natin ang sagot po ni Ma'am Jean. Oh. Jean, okay, 50 stars. Thank you very much. Kuya Ben, ano yan? Kuya Ben, kanta ko po yun. Alin ang kanta mo? Ha? Ha? Aha, okay. Ed Bausa, okay, salamat. Okay, you can start already, my friend. Huh? Starting tomorrow or... Pero mag-usap po na kayo ni Ma'am Lee para malaman ko kung paano makakasin. Okay? Parang si Nestor. Nakakain ba iyon, sir? Mel, masarap ba yun? Talaga ito siya. Mel Rodelio Militante, nandito po kami ngayon sa house. Unting salo-salo para sa kaarawan ng aming tropang si Romy na namayapa last week. Oh my goodness. Nakikiramay po kami. Ito ba yung sinabi ko ng nakaraan? Mel, kaarawan niya ngayong araw na ito. Kasabay ng paghatid sa kanya sa huling hantungan. Kaninang tanghali, oh my goodness. Kakalungkot kasi nakasama namin siya ng halos 26 na taon sa aming samahan. Pero sumasaya ang usapan kapag napag-uusapan ang magagandang alaala na naiwan niya sa aming mga tropa. Dapat ipagpatuloy ang tropa nang napasimula ninyo, pare Pen. That is the only way to be really happy together. Together. Kahit may meron ng nawawal. Parang nandiyan pa rin siya. Magkamasaya po tayo para pala pare-pare. Lalong-lalong na sa paglilingkod sa ating tropa. Pagpatuloy po ninyo, pare. Ha? Please, give it up. At happy birthday, Romy. At sana ho makapili mo ang ating Panginoong Diyos. Lalong-lalong na ngayon at nauna ka na dito sa mga tropa mo at mga kami rin, mga tropa mo na rin na nandito po sa labas at alam. Alright? Nestor Kagitla is watching. Oh, Nest, good evening, my friend. Tony Salaw. Oh, ito pamilya po ni pare Tony Salaw. Oh, okay. Ang nanonood na po. Junior Dal is watching. Good evening, Gian. Oh, Jean Esmilia. Oh, pwede po kapag wala pong health problem. O oh, ayan, oh. Ma'am Mercy ho, ang sagot po ng mga doktor natin, oh, pamilya ni Pare Tony, ang sagot po nila, kung wala po, oh, kung walang sakit, oh, ang matanda, yung
years old, okay lamang po na bakunahan. So this should serve also as a reminder now to all our senior citizens, so na may hesitancy pa po sa pagpapabakuna. Baka lalong lumala daw po ang kanilang mga pakiramdam pagka meron na silang bakuna. Hindi po. This is your protection. Sabi ko nga po kanina, kung hindi na po rin yung inaalintana ang inyong kalusugan, o, sa alang-alang po ninyo ang kalusugan ng inyong mga apo. Dahil pagka hindi po kayo na napabunahan, at magkaroon po ng aberya, na nahawa po kayo o kaya nagkaroon po kayo ng virus, kawawa naman po ang inyong mga pamilya. Okay? Alright. Angelica Paz, good evening. Watching po siya. Si Ma'am Chincha Busta is also watching. Meron po sakit sa puso po, nanay ko. At high blood po. Ayaw po nila pabakunahan. Hindi naman daw po lumalabas ng bahay. Tama na daw po yun kasi impes na tumagal pa siya. Oh. Wala na. Okay. Okay na yun. Ah, oh, nabasa na natin. Okay. So, ma'am, nasa sa inyo na po talaga yun. Oh. Kung gusto nyo mabakunahan pa, tal 92 years old at hindi na po lumalabas po ng bahay, ang problema lamang with ito ay kung alam po ninyo, airborne ito eh. Air force itong virus na ito eh. Airborne. And all the protections needed for a senior citizen ay dapat po ibigay sa kanila. Kailangan ibigay po sa kanila para hindi rin po sila makaawa. Okay? Para sa kanilang sariling protection at para hindi rin po sila makaawa. Kasi madaling dapuan po yung mga senior citizens na hindi po bakunado. Yan po ang problema ko dito, oh, mga kaubayan. Madali po silang dapuan. Kanya nga po, sinasabi po ng mga eksperto po natin sa kalusugan. Kanya nga tinawag A2. Eh. Yung A1, ito yung mga frontliners natin. A2, mga senior citizens. Ito yung mga most vulnerable dito sa mga virus na ito. Salamat po tayo sa pagkatubugan na. Mukhang talagang nasa low risk na po tayo, low level na po tayo. At darating ang panahon after March 15, pagka suswerte-swertehin po tayo, talagang hindi na po level 1 ang ating kategorya. Zero level na po tayo. Zero level na po tayo. And that would be the best gift for all of us, oh, mga kababayan, sa ating pagpupunyag na palakpasan po natin itong pandemya. Oh, John Yordal is watching. Gian, pwede po kapag wala pong health problem. That is okay. Thank you very much, Ma'am Jean and family. Okay? Maraming salamat po. Thank you very much. Okay, sabi ko. Okay. Lillian Gabriel is watching. Mercy Ong is also watching. Ayan, ha? Oh. Okay, balik po tayo ngayon. Ito sa mga issues po natin. Oh. Ang nakakatakot po na problema na darating po sa atin. Ito yung napag-usapan na po natin, pero wala pa po ako narinig na talaga mabisang solusyon na gagawin po ng ating gobyerno pag dumating ng panahon. Ano ito? Alam po ba ninyo, mga kababayan, na hindi po malayo na magkakaroon po tayo, ha, ng brownout at water crisis po. Magkasabay po yan. Itong Abril o Mayo. Brownout? Bakit? E kumukot itong supply ko ng power, ng energy ho dito sa atin at Romanita po. Dapat to aralin
maaaring mabuti ito ng Department of Energy, Peralco, and whoever is the government agency concerned dito po sa power ho, energy, dito po sa Petro Manila. Bakit kinakailangan ho eh, magsasakripisyo tayo? Bakit magkaka-brown out? E kompleto naman po ang sustento ho natin sa mga namamahala sa generation no, of power, sa production na ho. Pinabayaran naman natin sila ng tamang ang laki-laki nga ho ng kinikita ho nila eh. Bakit ba nagkakaroon pa po tayo ng brownout ho mga kababayan? Ganda din po sa tubig. Hindi naman po natin tinitipid yun yung mga concessioners ho mga kababayan. Bakit tinitipid pa natin sila? Lahat ng hilingin po nila, oh, pabor sa kanila, ibinibigay po ng gobyerno. Hindi po ba, sinita na nga po ng Pangulong Duterte yan. Hindi ko nga alam kung anong ginawa po niya. Bigla na lang, ipinigil po niya. Nagkasundo ba sila? Hindi ko po alam kung anong napagkasunduan sila. Kasi kung maganda ho ang pinagkasunduan, dapat hindi na tayo magkaka-brown out, oh, hindi na tayo magkakaroon ng water crisis po. Eh ganyan pa lamang po mga kababayan, ang dami na pong areas po na walang tubig. Inuulit ko po mga kababayan, hindi po natin tinitipid itong mga konsesyonaryo ho natin. Itong mga oligarchs na ito. RJ Abeliana Sir, magandang gabi po. Oh. Ito mga kalabat talaga ni RJ Abeliana. Hindi natin sila tinitipid. Yung mga namamahala po sa power, sa energy natin, ang laki-laki ho ng kinikita ho nila. Hindi natin sila tinitipid. Pero bakit ho? Magtataka ho kayo. Bakit po nagkaka-brown out pa rin ho tayo? Bakit ho nagkakaroon pa, nagrarasyon pa tayo ng tubig, sa mga bahay-bahay? Ho? Bakit? Ano bang kasalanan po ng mga Pilipino. Oh? Hindi ko nga maintindihan ko talaga. Kala ko na sisisantihin na po hindi ko. Ito mga concession ng Pilipino natin dito sa Metro Manila Water, sa Manila, sa Manila Water. Oh? Diba? Pinangako niya, hindi na makakauli ang mga ilo. Nangyong nyo. Ayan eh. Yan si Digo. Siguro nakuha na niya kung anong bahala kayo mga Pilipino. Sir, wala na ako dito sa Pilipino. Yan ang, siguro yan ang sinasabi ko. E wala na po tayo na dinig kung ano man po ang kabutihan na nangyari. Oh, nung pinatawag po niya yung mga concessioners na yan, ano bang ginawa po niya para matapos daw yung sabi niya, tawag po din yung detrimental yung kontrata po, very detrimental disadvantages to the Filipino people, to the government. So, eh, wala tayong na, nakita binago man lamang, oh. Pagkatapos, iniwanan na ho ni Digong. Oh, ito po ba, presidente ho natin, makuha niya ang gusto niya, ayos na. Oh, ayun na ho talaga. At saka po, merci all. At saka po, kuya, mahina na din daw po, nanay ko. Kaya nga po, noong kausap ko po nanay ko, namimiss daw po ako. Kaya lang po, di ako makauwi dahil nagpapagabot din po ako. Uyan mo na siya, ha? Tatali, nandun naman si best friend, eh, di ba? Uwi ka na muna, magkitawa kayo, sapagkat 92 years old na yung nanay mo, matutuwa po siya, matutuwa po siya sa iyo kung makita ka niya. Nakita ka niyang, wow, oh, si Ma'am Mercy, oh, parang dalaga pa rin. Ayos yan, oh, Ma'am Mercy, oh, huyan mo na si Mama, oh, sa nanay mo. Okay naman po yan siguro. Maganda, oh, magpa-doktor po si nanay. Oh, magpa-doktor. Kung meron may doktor naman po yun dyan sa provincia. Magpa-doktor po ninyo. Magpa-doktor po ninyo kung kaya po. Ba
ang senior citizen 60 years old hanggang 80 ho. Magpabakuna ho kayo. Kailangan ho natin yan. Lalong-lalo na kung wala naman po kayo mga ano, sakit-sakit pa po. No? At kung may sakit, kailangan naman po medical clearance from the doctor kung magpapabakuna. Pasuri po ninyo ang inyong sarili. Bago kayo matatakot na magpasuri. Alalaman po ninyo kung anong problema ko ninyo. Ako po, ha? Nagpapa, anong tawag ko doon? Nagpapa laboratory po ako. Po yung laboratorio ng mga illegal drugs, ha? Laboratorio po ako sa mga medical clinics po natin. Why? Kailangan, gusto kong malaman ang kalusugan ko eh. Gusto kong malaman, may problema po ba ang aking puso? Eh, sinuri po ng doktor, sabi niya. Ilan taon na ako eh, sir? 74. Oh my goodness, para kayong ang puso ko ninyo. Parang 50 na. Eh kasi, yan naman po rin yung kasama ko. Yeah. Okay. Pero, truly ho, mga kababayan ho natin, lalong-lalo mga senior citizen, magpa-laboratorio po tayo. Hindi naman po, panay-panay kasi mahal din yun. Eh. Oh, medyo mahal-mahal din po ng konti. Oh, gagastusin tayo. Pero kung may pension naman po tayo sa mula sa SSS, meron pa tayong pension mula sa munisipyo, eh, pwede naman na natin gamitin yan para sa ating kalusugan. No? Maganda po na magpa-laboratorio po kayo. Malalaman po ninyo kung kumusta po yung cholesterol ninyo, kumusta ang sugar po ninyo, kumusta po yung urine po ninyo, so on and so forth. Makikita po ninyo yung difference at maayos po yan. Diba? There are 67 members in our organization who are already senior, and the oldest is 79 years old, and they have all been vaccinated. Ayan. Ang ganda naman po. 67 members. Ang dami ninyo, ha? Lahat po ba ito, senior citizens, partner, Mr. Mel? 67 members in our organization. Lahat po, senior. And the oldest is 79. At lahat sila ay bakunado. Congratulations, Mel. Maganda po yan. Dapat parangalan ang inyong organisasyon. No? Kung ako lamang ho, nandiyan, talagang bibigyan po kayo ng ano, parangalan. No? Para ma-recognize po yung mga pagsisikap po ninyo para sa ating mga kapwa at mamamayan. Oh, okay? Okay. Anong sabi ni Ma'am Mercy? Oh, nasa Marinduque po, nanay ko po. Ah, nasa Marinduque po. Hindi kayo makakauwi. Okay. Sige, pagdasal ho natin na nasa mabuting kalagayan si Ola. At pagkasal po natin, marita po niya yung 100 years. Maganda din po ang reward po niya galing sa ating kamanan. And 4 years ho, for health. 4 years for health. Kaya pa naman ang kanyang katawan. At diba? Meron po mga matatanda, even 100 years na po, nakapaglakad pa po. What a bonus from God talaga. Ho. Sana ho, yung mga meron pang mga lola na buhay na buhay pa po, tumatanda po, nadadagdagan po ang kanilang edad, pahalin po natin sila. Pahalin po natin sila. Sa kanila po tayo makakakuha ng karunungan. Karunungan po. Naiiba po yun sa talento. Naiiba po yan sa intelligence natin. Iba po yung wisdom of the aged, oh. Wisdom of the aged. Ito po yung talagang pinagsama-samang karanasan po sa mahabang panahon that only our senior citizens have experienced, oh, and enjoyed in life. Pagpakwento ho saan tayo sa kanila, yung mga kwento hindi po natin natin para makikita pa masasabi.
magiging masaya pa sila na may kausap at na nare-revive po yung kanilang mga old memories po. Gusto nila yan magkukwento po kapag mas marami po sila. Pero importante po dito, no? Ang kami mga problema po tayo, isang guni po natin sa kanila. Alam po nila ang mga solusyon. No? Alam nila ang mga solusyon. We may not like it immediately. Pero pagka na-realize po natin, that is what we call the wisdom that is not present in the young. Okay? Approved? Reglado. Oh. Alright, so, bukod po doon sa tubig at kuryente, oh, mga kababayan, may problema po tayo dito sa mga presyo ng mga pinigay. Sa pareng po, karating baboy, hindi ko alam po kung napapagtaas na po yung presyo ng karnitas. Mag-aaway po dito ang Department of Agriculture at Department of Trade. Bilata na ako kasi yan. Kung isa lamang po yan, Department of Agriculture. Pero sa akin, no, sa akin po yung mag-aaway. Dapat po, no, kung ano po yung makamabuti po sa sampayan. Ito po pagpuntulong po. Hindi important. Dapat to proactive po ang ating pamalaan. The idea of Putin of invading Ukraine, dapat naka-emplace na po ang ating gobyerno ng kanilang mga solusyon kung sakasakaling dumala po ito. Di ba? Dapat naunahan na po ng ating pamahalaan ito. Parang si Mr. Loxin po, Department of Foreign Affairs Secretary, nakita ho niyang magkakaroon ng Aberia ho sa Ukraine. Kasi lulusog po ang ano eh. Ang Russia ho. Hindi man po lumalusog pa ang Russia ho. Nagsimula na po magsilip magpapalikas ho ng mga kababayan na natin. Si Mr. Loxin. Yan po ang tama ho. Yan po ang tama. E dito sa atin. Ho. Presyo ng mga bilihin. Pandemic ho. Tapos ng pandemic. Wala pang nagawa ang ating pamahala. Magtataasan na po ang presyo ng mga bilihin because of pump prices. Soaring high, oh mga kababayan, because of this Ukrainian crisis. The government has not lifted anything. Siyam na beses na po nagtaas ang presyo ng crude. Wala pa po. Nakakawa po ang Pilipinas under this administration of Mr. Duterte. Alright, meron muna tayong isang report pa na natatanggapin. No? Andali lang. At ito po yung on-site work capacity sa lahat ng tanggapan sa NCR tumaas ng 100% ayon sa Bureau of Immigration. Italye, mula sa ating kasama, Nestor Cagitlan. Nest, good evening. Inihayag ng Bureau of Immigration na itinaasan ito sa 100% ang on-site work capacity sa lahat ng tanggapan ito sa National Capital Region at iba pang lugar. Ngayong araw, sa public advisory, sinabi ni Immigration Commissioner Jaime Morente na ang bagong work scheme ay pinagtibay bilang pagsunod sa desisyon ng gobyerno na i-downgrade sa Alert Level 1 ang COVID-19 alert status sa Metropolis at 38 iba pang lugar sa bansa. Iginiit ni Morente na ang mahigpit na health protocol ay dapat na patuloy na sundin sa mga nasabing tanggapan ng BI tulad ng pagsusuot ng face mask at physical distancing ng lahat ng opisyal at empleyado. Para naman sa iba pang mga tanggapan ng BI na nasa mga lugar na nasa ilalim ng ibang alert level status, sila ay patuloy na sumunod sa kanilang umiiral na on-site na kapasidad sa trabaho. Sa hiwalay na memorandum sa mga empleyado ng BI,
sinabi ni Morente na hindi na gagamitin ng Bureau ang work from home bilang alternatibong work arrangement scheme para sa mga empleyado nito. Ako si Nestor Cagitlan, nagdulat para sa Your Honor, Please. Maraming salamat, Nestor Cagitlan. Ayan. Thank you very much. All right. Mon Naral is watching from New Jersey. Magandang gabi, Mon, and to your family. Magandang gabi po. Mel Rodelio Militante, sabi po niya, yes po, sabay-sabay po kaming lahat na binakunahan. Ako ang nag-imok at nagpabakuna sa kanilang lahat. Wonderful, my friend. Nahirapan ako. Ang hirap mag-alaga at mag-alalay ng tropang senior. It is hard, but it is worth it, my friend. Okay? Patuloy mo lamang yan, partner. Maraming natutuwa sa iyo, sa iyong mga kababayan dyan. Siyempre, sa mga katropa. Ako nga lamang po na hindi po nakikita at hindi tayo nagkakausap ng personal face-to-face. Tuwan-tuwa po ako na nalalaman po ang mga ginagawa po dyan. I wish I could be with you and be part of that group. Okay? So, yung mga senior citizens po na kasama ni Mel are all vaccinated. Sana po ito ang modelo natin. Gayahin po natin sila. Tularan po natin sila. Hindi po sila pasaway. Hindi po sila burden to our society, but a joy to watch. Yan po ang ating mga senior citizens. Tropa po ni Parin Mel Rodelio Militante. Partner, siguro mas maganda na magkaroon mo kayo ng pangalan ng inyong grupo. Magkaroon kayo ng pangalan at iparehistro ninyo. Parehistro po ninyo para alam mo, maraming magagawa po ng official organization, private organization. Marami po kayo magagawa. Marami pong tutulong po natin. Okay? Mercy of sa amin nga po, Kuya Ben. Dati ang binabayaran namin sa tubig nasa 700. Hindi lang buhat ng pinalitan nila ang kontador na bago naging 4K po tubig namin. What? 4K, the same consumption, ma'am Mercy, dati-rati 700, naging 4,000 a month. Ano nangyari? Anong lumalabas na tubig sa gripo ninyo? Ginto? Bakit po ganon? Tinanong po ba ninyo sa MWSS sa Maynila, kung bakit nagkaganon? O baka naman may kahati ho kayo na hindi po nyo nalalaman. I cannot imagine 700 going up to 4,000 pesos. Ayun na po talaga. Katakataka na po yan. Patignan ho ninyo. Pasuri po ninyo. Parang nanay ho ninyo. Pasuri po ninyo sa doktor. Ma'am Mercy Ong, patuloy mo po yan, Sir Mel, na tumulong sa mga senior. Pagpalain ka ng Diyos. Dahil may mabuti ka. Ayan, nagkasundo rin, ha? Mel Rodelio Militante, ha? Encouragement coming from Ma'am Mercy. Okay? Nareglado. Yung pump prices po ng alam ko ba ninyo? Siyam na pesos for this year alone. Siyam na beses na nagtaas. Halos every month, magtaas. And already, umabot na po sa 10 piso at 85 centavos, 10.85 ang may dagdag sa presyo
sa gas naman po, gasolina, 8 pesos and 75 liter. Yan ang kabuuan ng dadagdag na within this year. Ang kerosene, yung gaso na ginagamit po natin sa bahay, ang nadagdag po sa presyo nito ay 9 pesos and 55 centavos. Saan man po ninyo tignan itong mga pagtaas na ito, mga kaibigan? Mataas po ito, mga kaibigan. Lalo, hindi tumataas ang sweldo pa po natin. We are just coming from the pandemic. Everybody is, everything is hardship. Wala po nagawa ang ating gobyerno. They will always tell us, hindi, world market po yan eh. Wala tayong magawa. Oh, really? Nag-gobyerno pa po tayo, mga kababayan. Walang magagawa ang namamahala. Tamad lamang ho siguro ang namamahala. O wala talaga. Mas gusto nila magpolitiko. Department of Energy. O, sa halip na enerhiya ang atupag. O, partido ho ni Duterte ang inaasikaso po eh, mga kababayan. Hanggang sa wala nang nangyari. Can you imagine that? Secretary of the Department of Energy, the most necessary agency in the government today, walang magawa para mapigilan na natin ang mga brownouts this coming summer. Hindi nila nakikita. Hindi nila nakasikas. Kahit pagka-brownout po tayo, kanila, meron silang mga sariling generator po dyan. Hindi po nila mararamdaman ang hirap ng mga kababayan who will suffer this high prices, brownout, water rationing, and so on and so on. Government officials do not go to public transportation, no? Hindi sila sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Hindi nila mararamdaman ang hirap po talaga ako, mga kapay. Kanya ako, nakakaawa po eh, tayo. We have to change the leadership. Wala na ho, panhid na ho ang ating pamahalaan. Napakalungkot po sabihin. Ayaw na ayaw ko sanang magsalita po ng ganito. Pero, damang-dama ako po eh. For how can the government refuse to say, eto ang solusyon natin muna dyan, eto muna, pero meron tayong ginagawa, eto po ang ginagawa natin. Maintindihan po ng taong bayan yan eh. Pero, manahimik po ang gobyerno natin in the face of this rising prices today, oh, mga kababayan. From gas to kerosene to diesel hanggang sa mga prime commodities, mga pangangailangan po, pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino, pati mga mahihirap, eh nagtataasan na po. Wala po ba tayong magagawa? Hindi ako maniniwala po na walang magagawa po. Meron pong nagaginagawa po ang Department of Agriculture, alam po ba ninyo kung anong ginagawa ko nila? Walang supply ng ano, ng isda. O, mag-importa kayo ng ano, galunggup. Eh, galunggup po, eh, alaga ho natin dito sa Pilipinas, dito sa West Philippines. Pero, nag-iimporta tayo ng galunggup sa China. Eh, nakatira na po ang China sa atin. West Philippines. Anak ng baka talaga. Ito ang gobyerno mo natin, mga kababayan. Dapat makita na natin talaga ito. O? Grabe talaga.
Ayaw ko sana pag-usapan nun natin. Itong hindi po pag-a-attend-attend ng mga kandidato ng Unity sa mga debate ko. Including that of the common. Pero mukhang ito yung nagpapakita po lamang ng katigasan ng puso ng kumakandidato ng presidente na si BBM. At akala po niya kaya-kanya yung linlangin ang taong bayan. No? Kasi marami siyang pera, marami siyang nababayaran na, no? Marami nang kumikita ko sa kanya. Because they have the money talaga. Hindi naman po nagtratrabaho yan. Pero marami pong marami pong naipon ang kanyang tatay. Mabuti sana kung tamang ipon. Oh. Pero kung ito po ay nakaw, may mahirap po ito. Oh? Ayaw pong sumabay sa mga debate ho na ginagawa po ng iba't ibang mga private organization. Magkakaroon po ng debate po ang public. Pero bakit hindi po umaattend si Sara Duterte at ito si Bongbong Marcos? Nabili na po ba nila ang mga botante ho? Kayo, mga kababayan po natin, nabili na po ba kayo? Naniniwala na po ba kayo sa mga pinapatutsana ho nila, mga kasinungalingan ho, sa pamagitan ng social media? Kampante na ho sila. They do not need to debate anymore because they have bought the Filipino people. Ganun po ba ito? Ganito na po ba talaga ang nangyayari po sa buhay po natin? E bantikin nyo, parang kahit ito si Mrs. Madam Sara Duterte, I cannot imagine na masabi po niya, it doesn't matter now where I stand on the Russia-Ukraine crisis. Walang halaga ho sa akin ngayon kung ano ang aking stand. Anong gusto nilang sabihin nito? I do not even hear anything from BBM o yung mga presidential candidates natin. Ano ang kanilang puso dito sa nangyayaring gusot sa Ukraine with Russia as the aggressor? Para sa kanila, walang kwenta ho. Pero ngayon ho, damang-dama na po ng taong bayan ang epekto ho ng Ukrainian crisis. The rising prices of fuel. Pagkatumaas ang presyo ng fuel po, nandyan po, nakasunod na po ang presyo ng mga prime commodities. Ito yung mga basic necessities po ng mga Pilipino. Nagsisimula na rin po sa pangapalik. Nagsisimula na po, damang-dama na po. Pero not one of them, not, hindi po, we do not hear from them what are, ano po ba ang sabihin nila, ang tama na dapat po gawin. Sara Duterte was asked, what is your stand on the Russia-Ukraine? Right? Sabi niya, it doesn't matter now where I stand. Eh kailan pa magkakaroon po ng relevant sa iyo ang crisis sa Ukraine? Eh paano na lamang po kaya? Ito na po ang pag-handle ng ating bansa ho, mga kababayan. Ha? Ito po ba ang pahihintulutan po natin pag pinuno at pangalawang pinuno ho natin? All things that are happening today, maiwating ito na
magiging bukas po natin. Masalimuot po ang bukas po para sa mundo. We need sturdy people here, honest to goodness people, leaders po. Nakakaintindi po, hindi lamang po sa problema ng bansang Pilipinas, kung hindi, the world, as you know, because we live in this world. This is our planet, o mga kapatid. Dito po tayo nakatira. We share the same planet, o. Pagka may problema yung isang bansa, hindi tayo kikibo. E paano kung tayo ang nagka-problema? Kikibuin kaya tayo. This is what we're trying to do. There's no sense of non-neutrality or pagkana na mauuwi na po sa kapahamakan ang kalagayan ng mga bansa. Katulad po ng mga malinig ng mga bansa. Inuulit ko po mga kababayan, ating bansa, ang Pilipinas, maaaring danasin po ang ating bansa ang dinanas po ng Ukraine sa kamay ng mga Ruso. Dadanasin po natin sa kamay ng mga Ruso. Nandiyan na po sila eh. Naitagubili na ho tayo eh. Naibili na ho tayo eh. Mga Tseko. The Philippines is yours already. Gawin na ho rin yung probinsya ninyo, ang bansang Pilipinas. Malulungkot ko mga kapatid. Malulungkot. Maari natin sakitin po ang sinasakit po ng Ukraine kung hindi po tayo mag-sip-sip bilang isang pinababayaan ho tayo ni Digong, papabayaan po tayo ng susunod ng mga at kumakandidato, e bakit po natin sila tatanggapin? So, iusap po lamang natin magdarating po natin election. Huwag tayo magpapabaya. Siguraduhin mo natin na maluklok ang karapat dapat. Honest to goodness, leader mo. Talagang makahanda mo. Tulungan po ang mga mahihirap natin mga kababayan. At hindi po lulukuhin. Lalaban po tayo. Lalaban po ang ating suverenidad. Never allow ourselves to be under the Chinese communists. In the same manner that Ukraine never wants to be under Mr. Putin. Alam po ng Ukraine po kung anong character ho ni Mr. Putin. They can never settle with him. Ganon din po tayo dito sa Pilipinas sa mga babae. Once the Chinese get hold of us, my friends, what do you think will happen to us Filipinos? We are never a communist country. We have never been communist. Meron po mga komunista po no dito sa atin. Pero may pinaglalaban po sila. Pero ordinary Filipinos are not communists. And we have never been under communist rule, mga kababayan. Tapos ito. Sana ho, magbago na rin itong nangyayari. Alam po ninyo mga kababayan, ang magandang balita ho ngayon sa Ukraine, itong G7, ito po yung samahan ng mga mayayaman, mga superpowers po sa buong mundo. Oh, nagkaisa na po sila because Russia intends to capitulate ho, Ukraine, yung Kiev, yung Kapitolyo po ng Ukraine, yung Kiev po.
tayo ng Russia. Nakita po ng G7 po yan. G7 ito samaan ng mga malalaking bansa, o mga mayayaman, mga superpowers, o G7 at tao. Nagkasundo na sila for a swift, coordinated, and forceful response. In other words, panay ito ba? Force against force na ito, mga kababayan. Military versus military na pwede. This will exacerbate the tension in Ukraine. This will exacerbate the war, mga kababayan. And this could lead to a nuclear confrontation. Mga kababayan, sana ho, hindi mauwi sa nuclear confrontation. Because once that happens, may resource material to die dyan, or in 45 minutes, you can expect 3.4 billion people victims of nuclear bomb. Okay? So yan po ang pag-ani po dito pagka nauwi sa digmaan using nuclear power. Russia has already mentioned that, mga kababayan. Kanya po. The G7 countries would like to stop that. And pagka pinigilan po ito force by force, there will be confrontation here and there. Baka sumiklab po ang nuclear confrontation. Mga kababayan, everybody will suffer. NATO will deploy troops. Oh, sa wakas, ang NATO, North Atlantic Treaty Organization, will deploy troops to defend its eastern members that involves Ukraine already. Tuloy-tuloy kasi ang pagsakop po ng bansang Russia. Of course, this were the yung mga dati nila magkasamaan sa USSR. Pero alam niyo, kumanig daw sila sa demokrasya. On their own, ayaw na nila kay Putin, ayaw nila sa Russia. Pero, alam niyo, naiingit po ang Russia. Hindi niya mapahintulutan na yung dati niya mga kasamaan ay tumitiwalag na po sa kanya. And that is the reason for the invasion of Ukraine. Masama ang loob ni Putin kay Zelensky sapagkat iba na po ang amo. Ay, nako talaga ho, mga kababayan. But this time, alam po ninyo, papunta na ho doon sa buong mundo laban kay Mr. Putin. Ha? Pati mga Russian beauties po, yung sumali po sa beauty contest po na Ruso. Ha? Yung magandang binibini po ng Russia. Alam po ba ninyo ang sabi niya? Ang sabi po ng Russian beauty nito, I had the name kanina, pero hindi ko na isulat na yan. For the first time in my life, sabi po ng beauty queen, I am ashamed and bitter to be a Russian. Jesus Christ! Oh. Russian beauty ho, mga kababayan, representing Russia in an international pageant po, mga kababayan. Sabi po ng beauty queen, for the first time in my life, I am ashamed and bitter to be a Russian. All because of Putin. Nabanggit ko na kanina, marami po nagwewelga, nagpro-protest ng mga Ruso sa mismo Russia po, mga kababayan. Marami din po ang pinapukulong Putin at ang kanyang mga kasama. Pero hindi po tumitin. It is the world already against Russia or Mr. Putin. And I don't know if this is going to end very soon. Let us pray, mga kababayan. Pray hard para mapigil po ang demonic activities na ito ni Mr. Putin at magkaroon po ng kapayapaan sa It's only Russia and the Chinese
bawas-bawasan po ang kanilang mga masasamang gawain at matutunan po nilang harapin ang kapayapaan para sa buong mundo. Okay? So, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, Please sa araw na ito ng Martes, March 1st. Oh. Marami pa pang mga ano. Pabatikin natin. Marami pa pang mga kasi El Rodelio Militante, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a good leader. Yan po ang tama ko. El. Sus, Pulse Asia Junior Dal, survey at Okta Research. Ubod ng sinungaling pera ng gobyerno ang kanilang nilalamon. Mga buwayang bulag at bigi, mga ere. Junior Dal, ano bang hindi mo nagustuhan? No? Ang survey results ng Pulse Asia. Nanonood, nakikinig ka pa ba dyan? Naniniwala ka pa ba dyan? Ay, nako, bayaran ang mga yan eh. Ang hindi ko maintindihan, bakit ang Okta Research ay sumasaw-saw na po dito. Wala na silang research na ginagawa sa COVID virus, kanya election virus naman po ang kanilang tinitignan ho ngayon. Oh? Mel Rodelio Militante, if you work for in government, you will see things that need doing. You can choose to stay out of trouble or you can ask yourself if that be who. Hindi ho. Matatag ba ano lang ito eh. Kung kayo ho ay nasa gobyerno, mag-ingkot ho kayo as government servant. Wag ho kayong ano, wag ho kayong panadala ho sa mga corrupt activities. So, wag po sana. Mag-timpi po sana kayo. Sana mapigilan ho ninyo ang ganid ho, pagkaganid at pagkagahaman. Sana ho. Ho? Sana ho. Sa alang-alang po ninyo sa kalagayan po na nakararap sa iyong mga mamamayan. Mercy Ong, good night na po Kuya Ben, my phone, Madam Dean. Ingat po kayo at naway lagi po nakagabay sa inyo si Lord. Remind you, Kuya Ben, na huwag masyado mag-stress po. Ay, wala po ako stress po. Ma'am Mercy, thank you very much po. You know, Tata Ben, I already found out that there are three kinds of people. Those who make things happen, those who watch things happen, and those who ask, what happened? Okay, mo lang nalaman yan. You're already doing the first, no? Alam mo na ninyo yung nangyayari, no? Kayo ang gumagawa. Kayo ang nagpapagalaw. Yan po ang kailangan natin. Yan o, mga kababayan. O? Jodali Vidal, God bless po Tata Ben and Ma'am Lynn. Good night. Good night din po, ha? Bye for now. See you again tomorrow. Kokok is watching. Kokok, good night, sir. And thank you very much. Nice program. Hanggang sa muli and keep safe to all. Junior Dal. At sa inyong lahat po ng mga kababayan na namin, mga nagpadala po ng stars, thank you very much po. Alright po, sa inyong lahat na nag-participate dito po sa ating programa, sana po mag-like, share, and follow po sa ating page, sa ating po platform, Broadstreamcast Communicators, para nalulubagana po ang ating ginagawang pag-ilingkod. Po, sa inyong lahat, Ben Piper po nagsasabi, thank you very much for allowing us into your home and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon.
Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.